Yep. Ayan. So, laki play, no? So, play na yung differential, yung kanyang, ano, yung ring gear. So, yan yung pag mag-reverse ka, mukupan siya. Mukupan siya. Pag-reverse mo, pag, ano naman, pag primera, sagunto din. So, yun ang problema. Sige. Pagpalang araw, guys. So, another client naman tayo na Mitsubishi Strada. So, ang concern dito is kumakalabog daw yung kanyang ilalim. So, hindi alam ng may-ari kung transmission or differential. So, ang sabi ng kabilang mechanic, transmission. So, napunta yung may-ari dito, check na natin. So, nakita ko problema dito is differential. So, samahan niyo ako sa simpleng basic pointers tutorial kung paano tatanggalin yung kanyang kalabog ng unit. Okay? So, simulan natin, guys. Let's start. Let's do it. Pasok. Okay, so pagpalang araw, guys. Meron pa yung client na Mitsubishi Strada, guys. Mitsubishi Strada, guys. So, check natin kung ano problema sa loob. Ayan. So, naki-play, no? So, play na yung differential, yung kanyang ano, yung ring gear. So, yan yung pag mag-reverse ka, mukupan siya. Pag-reverse mo, pag ano naman, pag primera, sagunto din. So, yun ang problema. Sige. Buksan natin, guys, yung buong okay, so bago ito magsimula, may single tutorial lang para makita nyo yung andar o yung sistema ng mechanism ng differential gear bago tayo magbukas, guys. So yun ang nakikita nyo sa may bandang right side ko is nakatagilid dyan na pinion gear at saka yung ring gear. Okay, so yung sa may gitna na may orange naman yan, dyan mo yung kinakabit naman yung gulong, yung kanyang axle. Okay, so sa may left side naman natin, guys, yan naman yung forma, mismo yung actual na position ng kanyang yung kanyang tatawag na skull o yung bungo, yung kanyang differential set assembly. So makikita nyo yung umiikot dyan na portion is yung kanyang propeller shaft, and then nakatuhog naman yung kanyang tatawag na pinion gear at yung ring gear, yung bilog na malaki. So yun ang ring gear. So nangyari nyan once na halimbawa magkaroon siya ng play, so dito sa mechanism ito, dito nagkakaroon ng tatawag na lagubog. So yung lagubog during tawag yan, naka-primera ka, and then bigla kang na-neutral, then mag-primera ka uli, lumalagubog siya. At the same time din, ganoon din pag once na naka-reverse ka, halimbawa neutral ka, then mag-reverse ka, automatic maglalagubog din yun. Bakit? Kasi meron ng play yung kanyang ipin. So anong gagawin? So kailangan ibalik yun sa setting. So i-set up siya ng mabuti, ibalik siya sa resetting na wala na siyang play. So yun ang gagawin natin, guys. At least makita nyo yung basic pointers kung paano siya titirahin at ano yung step by step na gagawin para magkaroon kayo ng idea. Okay, so sige, diretso tayo sa ilalim, guys. Babakpakin natin yung buong gulong para makuha natin yung buong mechanism ng differential. Okay, so ayan na, guys, tinanggal na natin yung buong mechanism, na tanggal na natin yung kanyang tawag niyan, yung differential, yung pinakabungo. Okay, and then puntahan na natin yung system doon para makita na natin kung ano yung diferensya. Let's go. Okay, so tinanggal na natin, guys, yung mechanism. So ito yung kanyang differential assembly. Makikita nyo dito, guys, yung ayan. Ayan, tinabigyan yung pagkaka setup. Malinis pa talaga. Alat ang bagong-bago pa nung simula nung brand new, hindi pa ito nabuksan. Ngayon pa siya nabuksan. So ayan yung yung sistema. Okay, ibigay itong dire. Okay, so tinanggal na natin, guys, yung mechanism. So ito yung kanyang differential assembly. Okay, pag-usapan natin, guys, kung ano yung meron dito, bakit lumalagabog siya. Okay, so ito yung mga ito yung tatawag na differential o yung bungo o yung skull. Okay, ito ang problema kung bakit lumalagubog sa ilalim. Pag once nag-reverse kayo, tapos neutral, and then primera o segunda, and then mga matic, ganun din. Same lang din pag nagre-reverse kayo, tapos nag-neutral kayo, tapos bigla kayong mag-primera, so lumalagubog, differential na problema. Okay, so yun ang gagawin natin ngayon, pag-usapan natin ito. Okay, so ito na, guys, yung pinion gear tsaka yung ring gear. So ang mangyari nito, luluwagan muna natin yung buong system. Tingnan nyo yung pagkaka-video natin kung paano natin i-set up. So hindi na natin i-overhaul, luluwagan na natin, and then atin na siyang i-adjust. So wala na tayong ibang gagawin dyan, kundi luluwagan lang yung malalaking mga bolt.
and then dire-diretso na, okay? So tingnan niyo lang guys kung paano tirahin. Dali siya pabanti siya, bro. Oh. Okay, tapos ito naman paluwag. Para gumano siya dumikit siya rito. Okay. Kasi nandito yung ano eh, yung clearance eh. Huwaga mo ulit para marinig maano mo yung tanong. Sige. Tignan mo yung clearance niya. Ayan. Sige pa, luwag pa. Ayan. Ayan na siya, diba? Ayan, ipit mo na. So, okay na siya. Hindi pa nabuksan to, simula pagka-brand nyo ba? Oo. Wala pa kay... Karoon lang bago niya na matikdan na naanay kuhan. Late. Gamay pa sa una. Tapos karoon nga kuhan, ginagamit-gamit na ko. Uy! Natambal ka, kusokan na. Siko, uy, delikado na na yung kumasik ba. Pag inibig yung matris yun, maano, makaput-put na. Para naman kami, para kutsilyo yung tumo yan eh. Oo. Kung lagi pa ba nag-iakwan ko ba, gusto pa sila eh. Kaya ang mga bata na ba, ah sige lang, basta kayo pa, magamit. Ay! Makita ko yan, di ba, pag ano, mas malakas, pag makina na, kay buwilo mo na. Kung kaya gano eh, book, ganyan siya eh. Pag in-engage mo na reverse, book, ano siya. Okay na? So additional guys, so yun na nga, nakita nyo yung paano yung pagluwag at pag-ikpit natin. So laging yung tandaan, pa nag-ikpit kayo, kailangan naka ano, iniikot-ikot nyo yung pinion gear, okay, yung kanyang pinakadulo. So para yung kinakabitan mismo ng propeller shaft, kasi pag hindi nyo naikot yun, so mangyayari nun, hindi mo mararamdaman yung play. So kailangan 0-0 talaga, wala siyang play para walang clearance o walang lagabog ang maririnig sa ilalim. Okay, so yun ang mga basic pointers nga, dapat yung tandaan. And then, kung mag-iikpit naman kayo, dapat umiikot naman siya, okay? Dapat hindi siya, tawag yan, hindi siya, yung parang sumasabit, o yung kailangan, free will lang siya, okay? So yun ang mga basic pointers, guys. So ang gagawin natin, mag-iikpit na tayo. And then, after na yun, guys, ihihigpit na natin. So tandaan nyo lagi, once na mag-iikpit kayo, kailangan tama-tama lang yung higpit, okay? Kasi kung hindi nyo alam yung torque, kailangan medyo biyasa talaga yung mag-iikpit para talagang walang problema ang mangyayari doon sa loob. Okay, so yun ang mga basic points. Pop! Ay, club eh. Tama lang. Come on. Last week, ah. Pop!
Then basic pointers pa rin guys. So after nyo nang ikabit yung buong mechanism, so kailangan na make it sure na malinis mismo yung lips ng differential set assembly. Tapos walang anong klaseng metal grit. Kailangan malinis, nahugasan nyo ng maigi. Walang mga metal powder. Okay, kasi kung mayroon, magkakaroon din ng problema yan after ng ilang taon. So sayang naman yung trabaho nyo. At least pwede mo naman ipromote yung trabaho nyo kung talagang maganda na nga naman yung pagkakayari. Kung magapulido, ika nga. Okay, so gawin natin guys, check natin yung ilalim. So ikakabit na namin to, although hindi ko man na-videohan to dahil medyo busy tayo, mahalaga makuha nyo yung basic pointer. So kita nyo naman, malinis yung loob. Oh? So ibig sabihin, tayo pala ang unang nagbukas. So pabor tayo sa atin guys. So kumbaga tayo yung pinakaswerte kasi tayo pala nag-open ng kanyang unit, ng kanyang differential assembly. Okay, so sige, kabit mo namin guys. So tara, let's go. Oh, yan. Hindi na mo, diba? Nawala na yung Hindi na siya gumagalaw. Wala na siyang play. Sa nakaraan, hindi natin limit yun. Matakas yung play nito. Ngayon, wala na. Itong klaseng ikot mo. Yan. Sitting na siya. So, yan yung mga technique, guys. Okay. So, sige. Okay, so double check muna natin yung lahat tinira natin, yung kanyang differential set assembly, yung mga bolt, yung mga lahat ang tinanggal natin guys. So okay na. So magkakabit na lang kami ng brake pad ng kanyang caliper brake disc para sure bolt talaga. And then okay na. So let's start at yun ang i-try sa mayari. So saan na yung mayari para ma-test na natin kung okay ba yung tira natin. Let's go! Igo eh! Okay, hanggang dito lang guys. So maraming salamat sa inyo. So shout out sa ating lahat, sa lahat ng mga OFW, sa lahat ng mga unit owner, at sa lahat ng mga sumusuporta sa ating YouTube channel. So please comment down below and then I will reply ng oras. Okay, so maraming salamat. Subscribe to my YouTube channel. Bye bye and God bless. See you. Da 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 da